Winis Diaz sa King Guro. Winis Diaz sa King Magaral. Ako nga pala si Winis Nicole Milay, ang naatasang mag-ulat na kabalata 21 sa nobelang Noli Metangere na pinamagatang Ang Kasaysayan ng Isang Ina. Bago tayo magpatuloy, salisikin muna natin ang larawang ito. Dito ay makikita si Sisang nagmamadaling umuwi ng bahay at nagpuan niya ang dalawang gwardiya sibil. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga talasalitaan. Una, nadakip, o ang kahulugan nito ay nahuli. Halimbawa, nadakip si Sisa ng mga gwardiya sibil. Pangalawa, kusing, o ang kahulugan nito ay pinakamalit ang halaga o sentimo lang ang halaga nito. Halimbawa, ayon kay Sisa, kahit kusing, wala siyang may labas na pera dahil hindi totoong nagnakaw ang anak niyang si Crispin. Pangatlo, pananambitan, o ang kahulugan nito ay panalangin o panawagan. Halimbawa, Crispin, Basilio, mga anak ko, buong magdamag ang pananambitan ni Sisa. Pang-apat, tinatahak, o ang kahulugan nito ay dinadaanan. Halimbawa, habang tinatahak ni Sisa ang daan patungo sa kwartel, ay anghiya ito sa mga tingin ng mga mamamayan. At panghuli ay ang pilas, o isang punit o maliit na peraso ng tela. Halimbawa, isang pilas ng dugong damit ni Basilio ang nakita ni Sisa na nakasabi sa dingding. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga tauhang nabanggit sa kwento. Una ay si Sisa, ang nagmula sa kumbento na nagmamadaling umuwi sa bahay upang hanapin ang mga anak niyang si Basilio at Crispin. Ang gwardiya sibil naman ay nakasulubong ni Sisa at humuli sa kanya. At ang alperes naman ang nagpalaya kay Sisa matapos ang dalawang oras na pagkakulong nito sa kwartel. Ngayon ay pag-usapan natin ang buod o mahalagang pangyayari ng Kabanata 21. Una, nalaman ni Sisa na wala na sa kumbento si Crispin, kaya nagmamali siyang umalis para umuwi ng bahay. Bulong-gulo ang kanyang isip sapagkat hindi niya alam kung ligtas ang mga anak roon. Pangalawa, natigilan si Sisa dahil natanong niya sa hindi kalayuan ang gwardiya sibil na tangay ang kanyang inahing manok. Palayo ang mga ito sa kanyang dampa at naisip ni Sisa na may kabaitang taglay ang mga ito dahil isa man lang sa kanyang mga anak ay hindi hinuli. Pangatlo, nakita si Sisa ng mga gwardiya sibil at sinita siya nito at tinanong kung nasaan ang kanyang mga anak. Tinutukan si Sisa ng baril ng isang gwardiya sibil at sinabihang itatali siya sa punong kahoy at saka babarilin kung ito ay magsisinungaling. Pang-apat, nagsusumamo si Sisa sa mga gwardiya sibil at sinabing hindi nito alam kung nasaan ang mga anak. Pang-lima, ayon sa gwardiya sibil, ibigay na lamang ni Sisa ang pera ng ninakaw ng mga anak upang hindi siya damputin, ngunit nagmamakaawa si Sisa sapagkat kahit isang kusing ay wala isang salapi. Pang-anim, dahil sa walang may labas si Sisa na pera, ay dinampot siya ng mga gwardiya sibil upang dalhin sa kwartel. Sa kabila ng pagluhod at pagmamakaawa ni Sisa, ay wala siyang nagawa at dahil sa takot, napilitan itong sundin ang gusto ng mga sibil. Pang-pito, nakiusap si Sisa sa mga sibil na kung maari ay mauna siya sa paglalakad dahil napakalaking kahiyan ang damputin ng mga ito. Subalit, hindi sumang-ayon ang mga sibil at binagbigyan lamang siyang mauna ng 20 hambang pagdating sa bayan. Pangwalo, pagdating sa bayan at siya namang pagtunog ng matingaw bilang kudyat na maglalabasan na ang mga tao mula sa simbahan. Nasasihan ng mga tao kung paano ay pinagtulakan si Sisa ng mga sibil at labis ng hiya na namdaman ni Sisa dahil sa paghusga ng mga taong bayan. At panghuli ay pangsampo. Nakauwi si Sisa sa dampa, subalit wala pa rin ang kanyang mga anak. May nakita siyang isang pilas na damit ni Basilio at labis itong nag-alala. Patakbong nagbalik si Sisa sa kali, umiyak habang sinasambit ang pangalan ng mga anak. Ano nga ba ang isyong nangibabaw sa kwentong iyon? Isyong panlipunan. Ang mga mata ng mga taong bayan na humusga kay Sisa sa kabila na sila ay kagagaling pa lamang nagsimba at taliwas sa pagiging isang tunay na katangiang makakristyano. Isyong pamahalaan. Ang pagdakip kay Sisa na walang katibayan ay malinaw na ginamit ng mga sibil ang kanilang kapangyarihan sa mga taong walang kalaban-laban. Ngayon, asagutin naman natin ang limang katanungan sa librong ito. Una, bakit tinampot ng mga gwardiya sibil si Sisa? Dahil hindi nito nailabas ang pera na mula umano sa ninakaw na anak na si Crispin.
Pangalawa, ano ang inihing kapalit ng Guardia Civil upang hindi dalhin ng kwartel si Sisa? Ang ninakaw na salapi ni Crispin. Ilabas lamang ito ni Sisa ay hindi na siya hulihin at dalhin sa kwartel. Patlo, sa paanong paraan dumanas ng kihiyan si Sisa sa taong bayan? Ang pinagtutulakan siya ng mga sibil upang ituro ang direksyon ng kanyang tatahakin patungong kwartel. Pang-apat, bakit iniligtas ng alperes si Sisa mula sa pagkakakulong sa kwartel? Ano ang kanyang motibo? Dahil alam ng alperes na si Padre Salve o ang kura ang nambibintang sa mga anak ni Sisa at isa ito sa kanyang mga paraan upang makaganti sa kanyang kalaban sa kapangyarihan ng walang iba kundi ang mga kura. Panglima, bakit tuluyang nawala sa katinuan sa isip si Sisa? Dahil sa labis na pag-alala kung ano na ang nangyari sa mga anak, sa sobrang depresyon, asula rin nang hindi na ito nakayanan ng kanyang isip at labis na kahirapan na dinanas niya sa kanyang buhay. At yun lamang po, maraming salamat.